Ayan guys, bali po kagabi si Bossing kasama si Milot ay nanguha po sila ng talangka. Ayan, panoorin nyo na lang po sa YouTube channel po ni Milot yung pong panghuhuli po nila ng talangka. Bali, tinatanggalan po ng bahay. Ito na po yung mga natanggal. Isang kaserolang malaki. Mabilis lang po nilang mahuli ito. Isang puno po dito sa bubo. Ayan, may mga ipapalabas pa po. May mga palalabasin pa. Ayan. Mga talangka. Ayan guys, naluto na po itong talangka. Bali, sinangag lang po siya ni Milot. At meron pa dito sa kaserola. Ayan. Dami po nilang huli kagabi. Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, bali simula po noong nagpa-islab po kami nitong bahay ay hindi na po ako nakapag-update sa inyo. Dahil noon pong inislab po ito, yung pong mga tukod ay after 15 days pa po bago po tanggalin. Kaya wala muna po kaming patrabaho ng mga araw na iyon, ng mga nakaraang araw na iyon. Pero ngayon po ay i-update ko na po ulit kayo dito sa ipinapagawa po naming bahay. Ayan, dito po muna tayo sa labas po ng aming bahay. Bali, ito po ay napalitadahan na po nila itong labas. Tapos, ito naman po dito sa gilid. Ito naman po yung sunod po nilang papalitadahan. Ayan, kaya gumagawa po sila ng pala-pala o yung mga kahoy na apakan po nila. Para dito naman po sila makapagpalitada sa gilid po ng bahay. At bali dito po ay tinanggal na po yung mga tukod. Pero dito po sa kwarto ay may mga tukod pa po. Ayan. Ito yung kwarto ni Nini. Ayan, may mga tukod pa siya. At gumagawa sila ng pala-pala. Yan yung tutungtungan nila kapag magpapalitada po sila dito sa labas. Ah. Dito sa gilid. Ayan. Itong gilid na ito. Papalitadahan na rin po ito. At kung mapansin nyo po ay meron na rin po tayong hagdanan dito. Ito. Sa tapat din po nitong hagdanan papunta sa baba, may isa pa pong hagdanan. At ito naman pong hagdanan na ito ay para sa para sa rooftop. Pag-akyat po sa rooftop. Ayan. Tapos itong kwarto ni Idro. Ayan, may mga tukod pa. Magpapalitada muna po sila. Po nila ulit tanggalin itong mga tukod dito. At ito po yung papalitadahan nila. Nakasunod itong mga kwarto. Yan, ito po yung hagdanan paakyat po sa rooftop. Sa pinakataas po nitong aming bahay. Ayan. Pag umakyat ka dito, ayan, kita mo na yung langit. Pala sa kwarto ni Milo. Ayan, bali ito po yung napalitadahan na rin po nila. Tapos meron na rin pong mga para sa kuryente po, ayan. Tapos meron din doon sa dulo. At saka dito, meron na rin pong abang po ng kuryente. Pasilip ko po ulit itong papalitadahan po nila sa labas. Ayan. Ito po yung kwarto ni Milot. Malaki yung kwarto ni Milot pero mahaba po siya. Dun sa part na iyon po siya maglalagay ng kama saka ng cabinet.
Tapos ito yung parang pinakang salas po niya. Ayan. Ito, ito po ay sliding door po ang ipapalagay po natin dito. Ayan, bahala na si Milot mag-ayos po dito kanyang kwarto. At wala pa pong hamba, nagpapagawa pa po kami. Bali yung mga kahoy po namin na tinanggal, kahoy po namin dati na pinaglagyan po at pinagpakuan po ng yeso, ay pwede pa naman po at saka matibay po yung mga kahoy na iyon. Yun po yung ipinapayari po ni Bossing para maging hamba po nitong pintuan. Gusto ko po sana umakyat sa taas pero ako'y nangingilo. Walang harang dito ay parang ako'y pagbababa na natatakot ako. Yan ba yung gagamitin ninyo dun sa labas? Ah, dito pala sa loob ito. Ito pala yung aapakan nila dito sa loob. Para nga naman, pag magpapalitada na sila dito, ay abot na abot nila. At grabe, matindi, lagitik ang init. Dito po tayo sa labas. Ayan. Lagitik po ang init. Yun yung mga alaga naming baka. Kapag ka po ganitong walang tanim dito sa palayan, ay pwede pong ipastol dito ni Bossing yung mga alaga po naming baka. Ayan, napakaganda po ng view dito sa taas. Kitang-kita ang maberding palayan. Pero wala pa po siyang tanim ngayon. Balik ka papag-ani pala. Tingnan po natin yung baba. Yan, nakakangilo. Masyadong mataas. Ito po'y puno ng malunggay, ah. Bruno! Ayun po si Bruno. Bruno! Bruno! Kahit po mainit ay si Bruno'y nasa gitna ng palayan dahil dito po ay mahangin. Kumbaga parang hindi mo masyadong mararamdaman yung init dahil yung hangin po ay maginhawa. Yan, tatanggalin na po ni Udang yung mga pinormang coco lander. Oh, ay di abot na po kapag ka napapatong na siya dito sa ginawa nilang tungtungan. Tapos yan na rin yung gagamitin nila pagpapalitada dito sa loob. Para abot na abot yung mga semento sa taas. Ayan, at dumating na po yung aking mag-ama. No, si Milot. Ano, may huli naman kayo, Milot? Wala nga po eh. Nge. Ano yung nasa lalagyan? Wala. Chat lang. Mag-ano ka na doon at mainit. Ayan po si Milot. Ako po'y napapaawa pag minsan at kainitan ay... nasa pakatan. Patingin nga, Bossing. Ano pa nga doon? Sa kagustuhan ni Milot na makatulong sa amin ay nagdadarang sa init. Sumasama kay Bossing para lang para may ma-vlog. Ando! Wala ko namin, marami. Wala, halik. Wala kayong nanguli? Baon na, sa bago. Nakatago. At itinatago. Patingin nga.
ay may holding. Mamahang may dyan eh, anak. Tanghalian na rin. Napaisip. Ano nga ito ah? Oh, ito ay... Lapu-lapu. Lapu-lapu, o. Oh, hindi pa in. Tapos ito ay, yan. Ito po yung huli po nila. Yan, may pang-ulam na rin. Ayan guys, ito po yung mga hipon na ginamit ni Bossing para pamain po nitong mga isda. Kaliskisan na po natin itong isda at ito po ay ipapaulam po natin dun sa ating mga magtatrabaho. Yan, ganito lang po pagkakaliskis. Yan. Pagkatapos, tatanggalan po natin siya ng hasa. Oli, nag-aabang na si Oli. Mamaya ka, Oli. Katulong ko po sa pagkakaliskis po ng isda. Dahan-dahan ini at pakay kay masugatan. Tingin naman dito. Nakunguha po tayo ng talbos ng kamote. Kamoting bagin. At ilalagay po natin dun sa lulutuin po nating sinigang. Sinigang na isda. Ayan guys, bali dito po sa likod na ng aming bahay ay kapag ka meron akong hinuhugasan na kamatis, yung buto po niya ay dito ko itinatapon sa gilid. At tumubo po siya. At tumubo yung buto ng kamatis hanggang sa namunga. At pipitas tayo ng bunga. Kaunti lang naman po itong mga puno dito. Pero pwede na rin po siya. Napataka na noong nagpalitada ng gilid ng bahay. Napataka ng semento. Hugasan na lang po natin siyang mabuti. Meron ding sili. Ayan, kuhain na rin natin. Mailagay na rin sa sinigang. Init. Magluluto na tayo ng ating sinigang na isda at magpapakulo tayo ng tubig. Tapos isasabay na rin natin sa pagpapakulo. Lalagyan natin siya ng kamatis, luya at saka yung sili. Lalagyan din natin siya ng asin. Ayan, takpan lang po muna hanggang sa kumulo. At habang nagluluto tayo dito ng sinigang, ay, niluto ko na rin itong hipon. Sinangag ko na po siya. Uukuin ko sana pero kulang na sa oras. Kaya isinangag ko na lang siya. Ayan, kapag kakuluan na yung tubig, ay ilalagay na natin yung mga isda. Mamaya, yan. Tapan lang ulit hanggang sa maluto yung isda. At kapag kaluto na yung isda, ay ilalagay na natin itong ating mga talbos ng kamote. O ating mga gulay. Yan, ilulubog lang po natin iyan. At yan po, madali din lang maluto itong talbos. Kain na na. Ayan, dadalawa lang po yung ating trabador ngayon. Wala si Janjan. Ito, gumagapin na mo. Tujuh.
1 hour later. Ayan, bali dito po ay natanggal na po nila yung yero at saka yung mga tupot. Tapos dito sa may tapat ng hallway, tinatanggal na rin po nila. Dapat ay kayo may dapat baka kayo makapuwing. Sige, dandan lang. One more day. Dito po tayo sa medyo malayo at baka tayo mabagsak na yung mga kahoy na tinatanggal. Gamitan ng hagdan. Three hours later. Yan po at natanggal na po nila itong yero dito po sa tapat po ng hallway. Yan, tapos dito po sa tapat ng, ito po yung sala, dito sa taas, natanggal na rin po nila dito. Yan, tapos dito po sa labas, ay napalitadahan na rin po nila. Yan, tapos na po nilang palitadahan itong gilid na ito.